Good morning. Nagluluto tayo ngayon ng biko. So guys, ipapakita ko sa inyo yung homemade biko recipe ko. Hindi ako komportable sa biko ko kung puro lang glutinous rice kasi medyo lata siya. Kaya mas hahaluan ko siya ng bigas. Kahit anong bigas, kahit hindi jasmine, okay lang yun. Tapos niyog. Hindi pwedeng walang lemon para pang paamoy, pang pabango. Masarap sana kung may langka, kaso walang langka dito. Tapos luya, dagdag ko din pang pabango. Asin. Asukal. Importante asukal, guys. So, mag-i-start na ako sa ingredients ko. Papakita ko sa inyo. Tingnan nyo lang. Sana masasarapan kayo. Sa isang pot, maglalagay tayo ng 4 1/2 na glutinous rice. 4 na baso. Kahit na anong baso, basta yung ano niya, kasing laki talaga niya, 4 siya, 4 1/2. So, mag-count tayo ng 4 1/2. Dalawa. Tatlo. 4. So, 4 1/2 na siya. So, dagdagan natin siya ng 1 1/2 cup ng bigas. Yung normal na bigas. So, continue tayo sa pagbilang. Kasi nilagay ko na ang 1 1/2 bigas din dito. Yung normal na bigas. Hinalo ko na sa glutinous rice kasi. Kailangan natin 1 1/2. So, ito ang panglima. Magluluto tayo, 6 na baso lahat. Pang-6, guys. So, huwag kalimutan, 4 na baso at 1 1/2 na glutinous rice or sa atin pilit. Tapos, isang baso at 1 1/2 sa normal na bigas. Para siya hindi malambot na yung kakainan, hahaluan natin ng normal na bigas. Para medyo mas maalinamnam siya, guys. Maglalagay tayo ng tubig. 6 na baso na tubig din. Yung ginamit mong baso sa bigas or sa glutinous rice, yun din ang gagamitin mong baso na lagyan ng tubig para kung ilan ang bigas, yun din ang tubig na ilalagay natin, guys. So, dahil 6 na bigas, so 6 din na tubig. 1 2 3 4 siya, guys. So, kailangan natin siyang imimix. Parang huhugasan natin siya. Pagkatapos mo mahugasan, tanggalin mo yung tubig, pero kailangan bibilangin mo din ilang baso ang natanggal mong tubig. Kasi papalitan mo din yun ng tubig kung ilang baso yun. Kasi dapat yung bilang, kung ilan ang
bigas, yun din talaga ang bilang ng tubig. Pero kailangan kasi natin hugasan. So, nababasa na ang tubig dito. So, 1. So, apat na baso ang nawawala. So, palapalitan natin siya ng apat din. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. So, guys, ito na. Ready na siya. Isasain na natin siya. At least nahugasan siya ng di masyadong ano yung bigas. So, sasaing na natin siya. So, nakasaing na siya. Lagyan na natin na apoy. Ayan. Hintayin na lang natin yan siyang malulutong kusad, guys. Pag pumukulo na siya, pahinaan na yung apoy. Ilagay ko siya sa 14. Magsisimula naman tayo sa latik. So, sa latik, guys, dahil yung nilagay nating bigas is 6. So, yung niyog niya is kalahati. So, dahil 6 yung bigas natin, so 3 siya. So, ito ang ilalagay natin na 3. Buksan na natin ang apoy, guys. Para sa ating latik. Latik or latik. Paano ba yan? Sa Bisaya at Nanaw. Latik or latik. So, isa. Dalawa. Tatlo. So, palutuin muna natin yan, guys. Huwag nyong lagyan ng ibang ano para hindi siya umaalsa. Kasi paglagyan mo na yan ng lagyan mo na yan siya ng asukal, lagyan mo na ng lemon or loya, aalsa yan. So, hihintayin natin magiging oil na siya yung lumalabas na yung taba sa niyo. Saka pa natin ilagay yung ibang mga ingredients. So, yan lang muna, guys. Hanggang magiging lana na siya. Lana. Yun. Latik, lana. Ayun na yun. Ayan na siya. Kumukulo na siya. So, hintayin na lang natin yan siyang maglalana na siya. So, ang gagawin natin, halu-haluin lang. Ganun-ganun lang muna. Kasi kung lagyan mo yan siya ng mga panghalo na, guys, lagyan mo ng asukal, lagyan mo siya ng lemon, so, aalsa na yan. Nakabantay ka na lang. So, ako kailangan pa akong may gagawin pa ako. Maglilinis pa ako sandali ng bahay. So, ganito ang gagawin ko. So, hahayaan ko lang siya dyan na kumukulo. Habang yung sinasain ko, ayan. On and off kasi yung apoy. Pero nakamintin yung 14 doon sa kabila 14 din. So, ayan. Munti ka na, umaalsa siyang. So, guys, medyo
Naglalana na siya. Ayun na sa gilid. So, ilalagay na natin ang asukal. Yung asukal, guys, tatlong ganito. Kasi yung ginamit nating, yung niluto nating bigas is anim. So, tatlo siya. So, lagyan na natin siya ng asukal. Ginagamit ko is brown sugar. So, tatlong baso ng asukal. Yung baso na ginamit natin sa bigas, yun din ang gagamitin natin para sa asukal. Yung brown sugar ang ginamit ko kasi walang maskobado dito. So, yan guys. Pangalawa na yan. So, ayan. Tatlo. So, tatlong baso ng asukal. Madali lang yan i-memorize, guys. Anuhin nyo na lang. Anim na bigas. Anim na tubig. Anim o tatlo na. Tatlo na asukal. Yun lang. Kung ilan yung bigas, ganun din ang tubig. Tapos, kalahati yung asukal. So, madali lang. So, ilagay, isusunod na natin yung luya. Lagay na rin natin yung luya. Depende kung ayaw nyo ng luya. Huwag yung lagyan. Wala tayong magawa niyan. Tapos, yung limon. Yung limon, dalawang ano lang, pang-amoy lang kasi yun. Pabango siya. Yung asin, guys, mamaya, unti. Ihahalo. Kasi mas maalinamnam kasi pag may asin. So, palutuin muna natin yung sugar. Pag maluto na yung sugar, saka na natin ilalagay yung asin. So, hintay na naman tayo ng ilang minuto. So, ayan na guys, yung latik natin. Kita nyo? Latik na siya. So, ngayon guys, kukunin na natin tong limon. Hindi natin yan siya, guys, kasi mapait yan. Ayan. So, subukan natin tanggalin yung luya. Then, kung meron pa ba. Ayan. Ayan na siya. Natik na siya, guys. Hahaloan natin ito. Ito siya, guys. Balat ng orange. Yung balat ng orange, yung manipis, tinanggal yun. Tapos, pinatuyo. Ayan, ihaloan natin ng kunti. Ayan. So, ngayon, papatayin na natin. O pahina na guys kasi yung kanin natin is luto na. Tingnan mo, luto na yung kanin natin, ready na yung latik. So ihahalo na natin sila guys. Let's eat. Magsisimula na ako maghalo guys. Okay. Na chumba. Simulan na natin paghahalo-halo. Hindi siya perfect.
pagkaluto talaga yung ano guys, medyo hilaw siya. Mas masarap to siya kasi i-oven naman natin to.
doon ang stuffing na yan. Tayo natin yung makakulo, guys. Ilagay na natin siya doon. Ayan, nakakulo na siya, guys. So, ang gagawin natin, ilalagay na natin siya kunti-kunti para sa topping natin. Yeah.